Welcome o welcome back po sa lahat kong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol sa kagulat-gulat na kasong nangyari sa Panipat, India noong 2017. Ito ay patungkol sa babaeng gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. Siya ay si Jyoti Rani. Ang kaso niya ay pinag-usapan pa sa buong India dahil ginulat niya lang ang buong mamamayan. Hindi aakalain na ang isang inosente, magalang at mabait na dalaga ay makakagawa ng kahindik-hindik na krimen sa kanyang kapwa. Nang dahil dito ay nabibilang siya na isa sa pinakamasamang babae sa India. Ngunit papaano nga ba ito ginawa ni Jyoti? Sino ang kanyang biktima at ano ang motibo niya dito? Kaya ako po ay samahan niyo muli at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ng kaso ni Jyoti Rani. Ang Panipat, India ay ang syudad na binansagang City of Weavers. Dahil ito ang pinakamalaking sentro ng mga paggawaan ng dekalidad na tela, carpets at yarn. Kaya halos lahat ng mamamayan ng syudad na ito ay malikhain sa paggawa ng mga produktong ito. Kaya nabibilang ang Panipat na isa sa may pinakamalaking income ng bansang India. Pero sa kabila ng pagiging maunlad na syudad na ito, ay may kasalungat din itong mga problema. Katulad na lang ng polusyon at kakapusan ng tubig. Kaya dahil dito, araw-araw ay marami ang mga isinusugod sa ospital na mga bata at matatanda na may klase-klaseng karamdaman. Ngunit hindi lang pala ito ang pinoproblema ng Panipat. Mas lumalala na din ang krimen sa syudad na ito tulad sa ibang syudad ng India. May mga vandalizing, pagnanakaw, paggamit ng ipinagbabawal na gamot at ang mas malala na krimen ay homicide. Katulad na lang sa nangyari sa lungsod ng Barana, Panipat, India. Sa lungsod na ito ay naninirahan ang babaeng nagngangalang Jyoti Rani, isang ordinaryong dalaga na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Mailalarawan naman siya ng mga kakilala at pamilya niya bilang mahinhin, magalang at mabait na dalaga. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo, ay may nakilala naman siyang binata. Ito ay si Krishan Deshwal. Si Krishan ay isa namang officer ng isang organisasyon sa kolehiyo. Di kalaunan ay nagkaibigan naman silang dalawa ni Jyoti. Para sa dalaga ay si Krishan na ang lalaking pakakasalan niya balang araw. Ngunit ang pakikipagrelasyon niya sa lalaking ito ay magiging hagdan pala na makakagawa siya ng kasamaan sa hinaharap. At ito ay nangyari sa buwan ng Setyembre taong 2017. Sa araw na ito ay nagpaalam naman si Jyoti sa kanyang mga magulang na pupunta lang siya ng paaralan. Si Krishan naman ay pinatawag niya ang dalawang miyembro ng kanilang organisasyon. Ito ay ang binatang si Ramesh Kumar at ang dalagang nagngangalang si Imran. Silang dalawa ay mga kaibigan din ni Krishan at Jyoti. Ayon ni Krishan sa dalawa ay may gaganapin daw silang pagpupulong at drama rehearsal. Gaganapin daw ito sa labas ng campus, sa Gaushala Temple ng syudad. Dahil sa mga aktibong miyembro si Ramesh at Simran, kaya sila sumama sa araw na ito kay Krishan. At si Jyoti ay sumama din sa kanila. Ngunit nang dumating sila sa Gaushala, ay nagkaroon naman ng maliit na alitan si Ramesh at Krishan. Kaya nang dahil dito, ay nagbago ang isip ni Ramesh at hindi na siya sasali pa sa magiging rehearsal nila at pagpupulong. Kaya si Ramesh ay umalis na rin sa Gaushala. Ngunit si Simran ay nagpaiwan lang kasama ni Krishan at Jyoti at tumuloy silang tatlo sa Gaushala para sa kanilang pagpupulong. At dahil sa mga oras na ito ay walang katao-tao ang lugar, kaya walang nakakita o nakapansin sa ginawa ng tatlo sa loob. Ngunit ilang oras ang lumipas, ay nagulantang na lang ang Panipat Police Station nang makatanggap sila ng isang nakababahalang balita. Ito ay patungkol sa isang katawan ng babae na nakita sa first floor ng Gaushala. Nang dumating ang mga pulis ay hindi nila halos masikmura ang nasaksihan dahil ang katawang nakahandusay sa sahig ay nangangamoy asido. At ang mukha ay hindi na rin nila makilala dahil nasira ito ng asido. Unang hinala ng mga pulis ay isa itong aksidente o di kaya ay gawa ito mismo ng babae sa sarili. Ngunit nang inimbestigahan nila ang lugar, ay may natagpuan naman silang mga bagay na makakatulong ng malaki sa pagkakakilanlan ng babae. Ito ay mga dokumento, mga personal na gamit at identity card. Sa sumunod na araw, nang dahil hindi nakauwi si Jyoti sa bahay nila,
ay nag-file naman ng missing report ang mga magulang niya. Ngunit nagulat na lang sila nang ipinaalam ng mga pulis ang masamang balita patungkol sa kanilang anak. Hindi makapaniwala ang buong pamilya ni Jyoti, kaya ipinakita ng mga pulis sa kanila ang larawan ng natagpuan katawan sa Gausiala. At katulad sa mga pulis, ay hindi din nila nakilala ang mukha nang dahil sa asido. Ngunit kinumpirma agad ng ina na ito nga ang nawawalan niyang anak na si Jyoti Rani dahil sa suot nitong mga damit at mga natagpuang dokumento. Naging palaisipan naman sa buong pamilya maging man sa mga pulis kung bakit at papaano ito nangyari sa dalaga. At nang dahil sa walang naghihinala sa katawan, ang pamilya ay naghanda naman para sa funeral rites ng namayapang si Jyoti. Ngunit sa araw ding ito ay nagtataong may ibang pamilya rin ang nag-file ng missing report dahil sa bigla ang pagkawala ng kanilang anak na si Simran. Kung naalala niyo kanina, ay isa din si Simran na inibitahan ni na Krishan at Jyoti para sa pagpupulong at drama rehearsal sa Gausiala. Kaya ipinakita na rin ng mga pulis sa mag-asawang ito ang larawan na natagpo ang katawan sa Gausiala. At ang nakakagulat ay nalamang hindi pala ito si Jyoti Rani, kundi ang 20 taong gulang na si Simran, na kaibigan rin ni na Krishan at Jyoti. Ang katawan ay nakumpirma ng ina ni Simran sa pamamagitan ng suot nitong asul na laso na nasa pulso at ang klase ng suot na alahas o nose ring. Dahil dito ay agad naman nag-file ang mga pulis ng murder case sa sinapit ni Simran. Ang balitang ito ay mabilis namang kumalat sa Panipat, India. Sa kabutihang palad ay mabilis nakakuha ang mga pulis ng lead sa investigasyon. At ito ay sa pamamagitan ni Ramesh Kumar. Kung naalala nyo kanina, siya yung binatang na imbitahan rin kasama ni Simran para sa pagpupulong at rehearsal na gaganapin sa Gausiala Temple. Ngunit hindi siya tumuloy sa mga oras na iyon dahil sa naging alitan nila ni Krishan. Ayon pa ni Ramesh, ay sina Jyoti Rani daw at Krishan lang ang huling mga taong nakita niya kasama ng biktimang si Simran papasok sa Gausiala. Dahil sa impormasyong ito ni Ramesh, sina Jyoti Rani at Krishan Dishwal ay naging person of interest sa sinapit ng biktima. Ngunit nahirapan pa rin ang mga pulis sa pagtugis sa dalawa dahil nakatakas na sila at wala na sa Panipat, India. Kaya nagkaroon ng manhunt ang mga pulis sa iba't ibang lungsod ng India. Sa kabutihang palad ay hindi pabor ang panahon sa magkasintahang Jyoti at Krishan, dahil agad na trace ng mga pulis ang kasalukuyang lokasyon ng mobile phone ni Krishan. At ito ay nasa syudad ng Shimla, India. Halos 300 kilometro ang layo mula sa Panipat. Naabutan nila ang dalawa na naka-check-in sa isang hotel sa Shimla noong September 8, 2017. Ito ay 3 araw lang pagkatapos matagpuan ng mga pulis ang katawan ni Simran sa Gausiala. Inaresto nila ang magkasintahan at ibinalik sa Panipat para sa interrogation. Ang malaking tanong ng mga pulis ay kung paano at bakit nila ito ginawa sa isang inosenteng dalaga. Dahil wala na silang takas pa, kaya umamin na lang si Krishan Dishwal sa buong katotohanan. Ayon ni Krishan, bago ang krimen, ay isang buwan pa daw nila itong pinagplanuhan ni Jyoti. 2 katao daw sana ang kanilang bibiktimahin, at si Ramesh Kumar at Simran daw ang kanilang napili. Ipinalabas ni na Krishan at Jyoti na may drama rehearsal daw sila na gaganapin sa Gausiala Temple. Ngunit si Ramesh ay umatras dahil sa naging alita nila. Pero itinuloy pa rin nila ni Jyoti ang plano kay Simran. At nang makapasok daw sila sa Gausiala Temple, ay wala daw ang katao-tao doon. Kaya binigyan na nila si Simran ng inumin na may halong sedative. Pagkatapos nito ay nawala na ng malay ang biktima. At habang wala daw itong malay, ay tinuluyan na ito ni Krishan sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos ay pinalitan agad ni Jyoti ang damit nito ng sarili niyang damit. Binuhusan ng asido at pinuntirya ang mukha para daw ay hindi na makilala na ito ay si Simran. Agad daw inilagay ni Jyoti ang sarili niyang ID at mga dokumento para aakalain ng mga pulis na ang biktima ay siya at hindi si Simran. Sa madaling salita nito ay biniktima si Simran para pikein ang pagkamatay ni Jyoti. Maliban dito, ay may nakahanda pa silang mga peking pangalan at dokumento na gagamitin nila para sa pagtakas. Ang pangalang Syam ay ang new identity ni Krishan, samantalang Radhika naman kay Jyoti.
Ngunit ang malaking tanong ay bakit nila ginawa ang kasuklam-suklam na krimen. Ayon ni Nacrucian at Jyoti, ay naghanap sila ng bibiktimahing binata at dalaga na kapareho ang tindig at pangangatawan sa kanila para daw ay mapeke ang pagkamatay nila. At malinlang ang kanilang pamilya para ay wala ng balakid ang kanilang pagtatanan at makapagsimula silang muli bilang mag-asawa gamit ang bagong katauhan nila. Mahal na mahal daw ni Jyoti at Krishan ang isa't isa. Nagplano pa silang dalawa noon na magpapakasal na. Pero hindi daw sila sinuportahan ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na ang magulang ni Jyoti na tutol sa kasal nila. Dahil dito, ang mga pulis ay hindi makapaniwala. Lumisan ang inosenteng dalaga na si Simran nang dahil lang sa pansariling interes na magkasintahang Jyoti at Krishan. Kung hindi siguro umalis si Ramesh Kumar sa Gausala, malamang ay isa siya sa mabibiktima na magkasintahan. Ang nakakalungkot sa kasong ito ay pinagkatiwalaan at itinuring silang kaibigan ng biktimang si Simran. Pero itinuloy pa rin ng dalawa ang malagim na plano. Sa kasamaang palad ay isa lang ang mananagot sa sinapit ni Simran. Dahil noong nagpatuloy pa ang paglilitis ng dalawang akusado, si Krishan ay pumanaw pala habang nasa kulungan dahil sa karamdaman nito na tuberculosis. Kaya si Jyoti Rani na lang ang humarap sa korte. At nang dahil isang premeditated ang kanilang ginawa, si Jyoti ay hinatulan ng pagbayad ng 65,000 rupees at 26 na taong life imprisonment. At dito po nagtatapos ang kwento ng kaso ng kinasusuklamang babae sa Panipat, India na si Jyoti Rani. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.